Team Philippines, matakot na sa Indonesia. Indonesia, sure bronze na kaya? Kinarni tayo ng Vietnam at pinahirapan, ngunit ang Indonesia. Munti ka nang padapain ang defending champion ng ABC 2023. Kremlin Coastmasters players, susi para makuha ang bronze. Penom alay sa Valdez, kailangan ng national team. Ngunit hindi pilitin? Yan po lahat ng ating pag-uusapan kay before that. Don't forget to like, comment, and subscribe and pa-hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong gawang video about sa volleyball dito sa Pilipinas. E kinalungkot nga ng lahat nang matalo po tayo ng Thailand. At sayang talaga nung first set dahil nakikipagsabayan po tayo sa powerhouse na Thailand at dikit ang score. Nangahulugan lamang ito na kaya natin at talaga namang medyo wrong lang yung pagbalasa ng main coach na si Coach De Brito sa mga players ng Team Philippines. Ganun pa man ay nakikita nga natin na nanganganib tayo para sa bronze. Dahil kahapon din ang laban na ng Indonesia versus Vietnam at muntikan ngang matalo ang Vietnam dito. Nakaunang dalawang set itong Indonesia at nakaisang set pa lamang dito ang Vietnam at muntikan na talagang matalo. Makikita rin natin ang scores ay dikit din. At kung ating nakikita sa set number 3 ay 25-16 ang Vietnam. Nangangahulugan lamang ito nung naglaban nga ang Team Philippines versus Vietnam ay medyo malayo po ang score sa second and third set. At tinalo tayo ng Vietnam sa loob lamang ng 3 straight sets. Ang tanong, ka-level na kaya ng Indonesia ang laro ng Vietnam? Na alam naman natin noon sa SEA Games ay talaga mas malakas ang Vietnam compare sa Indonesia. Kaya nakita nga natin ngayon na medyo lumakas Team Indonesia at pwede rin tayong karnihin ito mamaya. Mamaya na nga ang laban ng Philippines versus Indonesia, Battle for Bronze 6 PM at susundan 8:30 PM, Battle for Gold naman sa Thailand versus Vietnam. Kremlin Coastmasters, susi kaya para maipanalo ang laro mamaya? Alam naman natin na hindi nga tinalo sa Asian Grand Prix ng Team Philippines ang Indonesia. Ngunit nakita nga natin na dikit ang scores at talagang laban na laban doon ang Team Kremlin Coastmasters sa Indonesia. At sa nakikita nga natin ngayon ay medyo lumakas nga ang Indonesia at halos hindi rin nagpalit ng players noon sa Asian Grand Prix. Kaya naman sabi nga ng ibang fans kung gagamitin muna ang Kremlin Coastmasters with Alyssa Valdez ay may laban nga tayo kagaya ng Asian Grand Prix. Ngunit sa nakikita ko ay imposibleng gamitin ito ni Coach De Brito dahil pawang matatangkad din ang Indonesian player. Tiyak na ipapasok dito ni Coach De Brito ang pawang matatangkad rin upang makipagbakbakan sa blocking system. Ngunit para sa akin, ang Kremlin nga ang isa sa susi at pwedeng itry sa first set kung talagang maganda ang laro nito. At kung hindi man nga makapaglaro ang Kremlin, sana naman baka ipasok dito si Penom Alay sa Valdez. Base lamang sa nakikita kong situation ngayon sa Team Philippines. Kitang-kita naman natin na talaga naman need dito si Penom Alaysa. Kung ating ang ikukumpara sa ibang pinapasok ni Coach De Brito, mas deserve ni Miss Penom Alaysa. Yan nga ay real talk po kung ating iisipin. Kailangan natin ang kakayahan ni Penom Alaysa Valdez. Magpa-offense man at depensa, madiskarte at matalino ito. Kaya naman good luck at sana maging maayos ang sistema ni Coach De Brito mamaya sa pagbalasa ng mga players. At atin na lang abangan kung ano ang mga adjustment na ginawa niya. Dahil kung ating titignan ay may mas chance pa nga na matalo natin ang Indonesia kumpara sa Vietnam. Kaya naman may chance tayong makuha mamaya ang bronze. May doubt man tayo base sa performance na pinakita ng Indonesia kagabi, ngunit lalaban ang Pinoy. No hate, no bash, kaya naman dapat nating suportahan ang sariling atin. Kaya guys, anong sasabi nyo? Kaya nang kayo ng Team Philippines ang Indonesia? I-comment na yan at huwag kalimutan mag-like and subscribe for more updates.